Magandang araw sa lahat, lalo na sa iyo, Boss Kira. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. At tungkol po ito sa isang kaibigan na magpasa hanggang ngayon ay pinasasalamatan ko. At kung bakit, hayaan niyo pong ikwento ko. Shoutout nga po pala sa mga kapatid nating Muslim dyan. At pagpasensyahan nyo na po ang kwento ko. Pero susubukan ko pa rin pong isalaysay ang lahat sa abot ng aking makakaya. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Hannah. Kolehiyo ako noong mangyari ito sa akin, Sir Kira. May kaklase ako na pangalanan na lang nating Kat. Si Kat po ay masasabi kong maganda at kinababaliwan ng mga kalalakihan sa school namin. Isang araw, Sir Kira, nagkaroon ng event sa school namin at nagkasundo kaming magpunta sa isang bakanteng room at doon magkwentuhan. Habang nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano, napansin ko ang pananahimik ni Kat. Tapos palinga-linga din siya sa paligid. Tinanong ko siya kung anong nangyayari. Ngunit sumasagot lang siya na wala lang. Pero alam ko, Sir Kira, na mayroong nangyayaring kakaiba sa kanya. Pagkatapos maya-maya, may pumasok na lalaki. Kilala ko ito. Kaklase namin itong Muslim na itago na lang natin sa pangalang Uthman. Lumapit siya sa amin at tinanong kung ano ang nangyayari. Tumuro si Kat sa may bandang sulok na kinalalagyan ng mga libro. Napatingin naman kami sa itinuro niya. Tapos, biglang nagsalita si Uthman. Al-Fatiha. Natahimik kami ng mga ilang segundo. Pagkatapos ay nginitian kami ni Uthman at sinabing, wala na siya, Kat. Nakita mo rin siya? Tanong naman ni Kat. Tumango lamang noon si Uthman. Habang kami ng ibang mga kaklasiko ay natulala na lamang. Alis muna ako, guys, ha? Kakain muna ako, sabi pa sa amin ni Uthman. At tumango na lamang kami noon habang naiwan naman kami sa silid na yon. Fast forward po, Sir Kira. Nagdaan ng ilang araw. Napapansin kong panay na ang pagliban ni Kat sa klase. Tinatawagan ko siya sa messenger niya, pati na rin sa number niya. Sumasagot naman siya at ang sinasabi niya lang sa amin ay may sakit daw siya. Pero minsan, Sir Kira, sinasabi niya na natatakot daw siya. Kapag tinatanong ko naman kung bakit siya natatakot, sasagot lang siya ng, Nana, nandiyan na naman siya. Sinusundan niya ako dito sa amin. Natatakot ako. Binibigas niya yon habang umiiyak. Biglang pumasok noon sa isipan ko si Uthman, yung kaklase kong Muslim. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ni Kat at ang sabi niya, tara, subukan nating puntahan si Kat sa kanila. Ay sige, oo nga. Doon tayo mag-group sa tahan, Dehana. Pagputol niya sa sinasabi ko. Alam kong hindi siya nilubayan ang nilalang na yon. Dugtong pa ni Uthman. Eh, anong gagawin mo? Tanong ko pa. Ngumiti lamang siya at sumagot ng, ipapaubaya ko kay Allah ang lahat. Kinabukasan, walang pasok noon. Nagpunta kami sa bahay nila Kat kasama ang dalawa ko pang kaklase na babae at lalaki at si Uthman mismo. Nasa gate pa lang kami ay nadidinig na namin ang isang boses ng babaeng umiiyak ng malakas. Alam kong boses ni Kat yun. Tao po? Tao po? Sambit ng kaklase ko. Agad ay lumabas ang nanay ni Kat na si Aling Lorna. Pinagbuksan niya kami ng gate. Ay Diyos ko, mga kaklase ba kayo ni Kat? Hali kayo, pumasok kayo.
sabi nito sa amin. Eh, tita, ano pong nangyayari kay Kat? Tanong ko. Sinasapian yata ang anak ko. Sus Maria Josep, tatawag muna ako ng tita. Pagputol ni Utman sa sasabihin ng nanay ni Kat. Maaari niyo po ba akong dalhin sa kinaroroonan ni Kat? Pagpapatuloy pa niya. Bakit? Delikado yun, iho. Baka masaktan ka. Sagot naman ni Aling Lorna. Ngumiti lang si Utman noon at sinabing, susubukan ko lang ho, tita. Sa hindi ko mawaring dahilan, eh agad din namang sumang-ayon si Aling Lorna. Agad niyang dinala si Utman sa kung nasaan naroon nakakulong si Kat. Sumunod naman kami doon. Naglakad kami papunta sa kwarto ni Kat. Sir Kira, hindi ko alam kung bakit, pero parang napakakalmado lang ni Utman. Yung kilos niya natural lang at hindi mo siya makikitaan ng kaba o pagkatakot. Knowing na maaari siyang masaktan once na makalapit siya kay Kat. Pagbukas ni Aling Lorna sa pintuan ng kwarto ni Kat, ay tumambad sa amin si Kat. Hawak-hawak siya ng mga kapatid niyang lalaki sa magkabilang braso niya. Nakakapangilabot ang itsura niya noon. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa amin. Agad-agad ay biglang tumawa ito ng napakalakas sa napakalalim na boses. Nagsalita si Kat o ang kung anumang nilalanga ang nasa loob ng katawan ng kaibigan namin. Ikaw! Sabay turo nito kay Utman. Assalamu alaikum. Wika ni Utman sa kalmadong boses. Napaiyak ako noon habang pinagmamasdan si Kat. Awang-awa ako sa kaibigan ko. Ganun na rin si Aling Lorna. Pakawalan niyo siya mga kapatid. Wika ni Utman. Ha? Nababaliwan na ba? Pagkontra naman ng kapatid ni Kat. Naniniwala ako kay Allah at kay Allah lamang. At walang gagawin itong si Jin na ito laban sa atin. Malumanay na sagot ni Utman. Nag-aalangan man ay binitawan din ng magkakapatid si Kat. At walang ano-ano ay sinugod ng nagwawalang katawan ni Kat itong si Utman. Pagkatapos ay biglang may sinambit si Utman. Sura Al-Ikhlas o ang kadalisayan. Napatigil si Kat noon o ang nilalang na nasa loob ni Kat. At dahan-dahan itong napaatras habang kinakalmot ang sarili. Nagpatuloy si Utman sa kanyang pagsasalita sa wikang Arabe habang nakataas ang kanyang hinlalaking daliri. Sir Kira, tatagalugin ko na lang po ang mga sinabi ni Utman. Since natanong ko rin naman po siya kung anong ibig sabihin ng sinabi niya matapos nung nangyari na yon. Ito raw po ang sinabi niya sa Tagalog. Sabihin mo, siya ang Allah, ang nag-iisa at walang hanggan. Ang lahat ng pangyayari ay nakasalalay sa pagpapasya ng Allah. Hindi siya nanganganak at hindi ipinanganak. At walang maaaring ihambing sa kanya. Wala siyang katulad. Nagsisigaw noon ang nilalang na nasa loob ni Kat. Itigil mo yan! Akin ang babaeng ito! Mahina ang pananampalataya niya. Kaya sa akin siya! Sabi ng nilalang sa napakalalim na boses. Muling nagsalita si Utman. Subalit ang sino mang nagbalik loob kay Allah, sumasampalataya at gumagawa ng gawang maayos na nagpapatunay ng karapatan sa pagbabalik loob niya, ang mga iyon ay papalitan ni Allah ng magagandang gawa. Ang mga ginawa nilang mga gawang masagwa, laging si Allah ay magpapatawad sa mga pagkakasala ng sino mang nagbalik loob na kabilang sa mga lingkod niya.
maawain sa kanila. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamapagpala, ang pinakamaawain. Lisanin mo ang katawan ng kanyang mananampalatayang inaalipin mo ngayon din. Sambit pa ni Uthman. Sumigaw ng paggalakas-lakas ang nilalang na wari mo'y nasasaktan. Habang kami naman ay manghang-mangha kay Uthman ng mga oras na yon at natatakot rin kay Kat at the same time. Matakot ka sa nag-iisang Diyos. Isa kang alagad ni Shaitan. At kahit kailan, hindi kayo magwawagi. Gaya ng mga paganong Romano na sumubok na lipulin ang mga mananampalataya sa digmaan ng mga Badar. Nanlilisik noon ang mga mata ng nilalang na nakatingin kay Uthman. Wari ba'y gustong gusto na nitong saktan si Uthman? Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi siya makalapit kay Uthman. Kumuha ng libro si Uthman. Inilagay niya ito sa tiyan ni Kat at sinambit niya ang mga salitang Ayatul Kursi o ang The Throne Verse kung tawagin sa wikang Ingles. Habang sinasambit iyon ni Uthman, ay napaiktad si Kat. Tumirik ang kanyang mga mata hanggang sa nawalan ng malay. Nang matapos na basahin ni Uthman ang berso, ay agad niya rin kinuha ang aklat ng banal na Quran. Pagkatapos ay sumigaw ng Allahu Akbar ng 3 beses. Agad-agad nilang tinulungan si Kat. Lumingon si Uthman sa amin at sinabing, "Tapos na. Malaya na siya sa kamay ng mga kampon ng mga jin." Naging maaliwalas din ang itsura ni Kat matapos yon, Sir Kira. Pinaupo kami ni Aling Lorna sa harap ng mesa at saka binigyan kami ng makakain. Nagtanong din si Aling Lorna kay Uthman kung saan siya natuto ng ganon. Sagot naman ni Uthman ay natutunan niya iyon sa isang ustad o grupo doon sa isang madrasa noong may sinapian doon. Labis ang pasasalamat ni Aling Lorna at ang mga kapatid ni Kat kay Uthman dahil sa ginawa nito. "Huwag po kayong magpasalamat sa akin. Bagkus ay sa Allah lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat," sagot ni Uthman. Sir Kira, tunay na nakakamangha si Uthman at first time ko pong makakita ng isang Muslim na nagpalayas ng masamang espiritu. Sa ngayon po ay nagkikita-kita pa rin naman kami nila Kat at Uthman at iba pa naming mga kaklase noong kolehiyo pa kami. At napag-uusapan pa rin namin minsan ang nangyari kay Kat noong mga panahon na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Maraming salamat po. God bless and more power po sa iyo at sa channel mo. Assalamualaikum at magandang araw, Boss Kira, at sa lahat ng listeners mo. Ako po si Saladin at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa isang rebulto. Bago ko simulan ang aking kwento, pasintabi na lang ho muna sa mga kapatid kong Katoliko since ang rebultong mababanggit ko ay isa sa mga sinasamba o pinakaginagalang ng mga kapatid nating Katoliko sa bansa natin. Hindi ko po intensyon na saktan o laitin ang paniniwala ninyo. Mataas po ang aking respeto sa mga kapatid kong Katoliko, bagamat ako'y isang Muslim. Kaunting karagdagan lang, Boss Kira. Bunga po ako ng pagmamahala ng isang Katoliko at ng isang Muslim. Sagradong Katoliko po ang nanay ko, habang ang tatay ko po naman ay isang Muslim. Hindi ko na lamang isasalaysay kung papaano nagsimula, Sir Kira. Ang mahalaga
ay nagpapasalamat ako sa Allah Subhanahu wa ta'ala na kahit iba ang relihiyong nakagisnan ko ay nirerespeto ko pa rin ang side ng mama ko. Alhamdulillah. Maagang nawala ang tatay namin, Sir Kira, dahil sa sakit niya. Kaya kaming tatlong magkakapatid na lang at ang mama ko ang magkakasama sa buhay. Ang nanay, Sir Kira, ay mahilig sa mga rebulto, lalong-lalo na kay Senyor Santo Niño o yung batang kawangis di umano ni Esa o ni Hesukristo. Isang araw, may nakita akong isang lalaki na may daladalang Santo Niño. Nilapitan iyon ni Mama agad at itinanong kung magkano. Medyo may kalakihan yun at sa pagkakaalala ko ay 300 pesos ang presyo ng naturang rebulto. Nang mabili ng nanay ko ang rebulto na yon, ay kaagad niya itong inilagay sa may sala. Tinitigan ko ito, Sir Kira. Pero ewan ko po ba kung guni-guni ko lang ba yon o parang may buhay talaga yung rebulto. Pakiramdam ko kasi ay sinusundan ako nito ng tingin na parabang isang tao na pinagmamasdan ang bawat galaw ko. Unang araw pa lang yon, Sir Kira, ha? Pero yun na ang pakiramdam ko. Pero ipinagsawalang bahala ko lang rin yon at pinabayaan ko na lang. Isang madaling araw, nagising ako sa azan ng aking mobile phone. Ang azan po, sa mga hindi nakakaalam, ay isang uri ng pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng panawagan kung saan pumasok na ang oras ng pagdarasal. Hudyat na rin iyon para maghanda ako para sa Salla ul Fajr o ang pagdarasal sa Bukag Liwayway. Pagkalabas ko ng kwarto ay madadaanan ko ang sala namin kung saan parang may maliit na bahay na nakasabit sa dingding kung saan din nakapwesto ang Santo Niño. Sir Kira, hindi ko sinasadyang madako ang paningin ko sa Santo Niño. Pinagmasdan ko ito ng mabuti at bago ko pa man alisin ang paningin ko dito, ay nakita ko na pinandilatan ako nito ng mga mata niya habang dahan-dahang ngumingisi sa akin. Matalim ang titig nito sa akin, Sir Kira, kung kaya't nakipagtagisan din ako at nakipagtitigan dito. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Pero sa maniwala ka man o sa hindi, pero yung itsura kasi noon ng rebulto eh parabang unti-unting nagbago. Para itong naging nakakakilabot. Para itong nilooban ni Shaitan. Binigkas ko ang pinakaunang sura sa aming Quran sa wikang Arabe habang ang mata ko ay nakapako ang tingin doon sa rebulto. Nang matapos ko nang bigkasin ang naturang sura, ay nagbalik naman sa dati ang itsura ng rebulto. Naging normal na ulit ang itsura niya, kagaya noong binili siya ni nanay. Nilapitan ko ang rebulto at pabulong na binitawan ang mga salitang, "Huwag ako. Hindi ako takot sa iyo." Pagkatapos nun ay lumabas na ako para isagawa ang wudhu o ang paghuhugas ng aking katawan bago magsagawa ng sala alinsunod sa aral ng Propeta Muhammad. Sumasa kanya nawa ang kapayapaan. Matapos akong magwudhu ay nagsala na rin po ako. Pagkatapos noon ay may napansin ako na may nagbukas ng pintuan sa kabilang kwarto. Sinambit ko ang pangalan ng kapatid ko at nakumpirma ko namang siya yon. Mag-aalas 5 na ng umaga noon. Pasukan na naman ang kapatid ko sa eskwela. So fast forward na po, Sir Kira. Nasa hapagkainan kami noon ng kapatid ko noong nagkwento siya sa akin. "Kuya, ako lang ba? O parang tinititigan ako ng Santo Niño na nasa dingding sa sala natin?" Tanong niya sa akin. "Ganun ba? Parang hindi naman, ah." Sagot ko naman. Alam kong matatakotin ng kapatid ko, Sir Kira, kaya hindi ko na lang sinabi yon. Sumabat naman ang nanay namin. "Sus, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong mga nakikita mo dyan, kakawatpad mo yan eh."
sabi pa ni nanay. Hindi ko sinasadya pero natawa ko saglit doon sa sinabi niya. Sa mga araw na yon ay normal lang naman. Nagdaan ang ilang araw at naging normal naman ang aming paligid. Hanggang sa isang tanghali, bumisita ang lola namin, ang ina ng nanay namin. Sinalubong ko ang lola namin sa gate at nagmano. Santos. Kumusta ka naman, Saladin? Ayos lang po, lola. Kayo po ba? Ay, nako, ayos lang. Namimiss ko na kayo ng kapatid mo. Kaya naman pumunta na ako dito. Napangiti ako sa sinabing yon ni lola. Sa katunayan, ay namimiss ko na rin ang lola. At natutuwa ako na pumunta siya sa amin. Oh, ang sala mo. Lagi mo bang ginagawa? Oo naman po, lola. Tanong ni lola. Sagot ko naman. Mabuti naman, apo. Magkaiba man ang pangalan at relihiyon natin, pero apo pa rin kita. At iisa lamang naman ang Panginoon natin. Alhamdulillah, lola. Kaya mahal na mahal kita, lola eh. Ganun rin naman ako, apo. Usapan namin ni lola. Natigilan si lola nun. Nagpalingalinga siya sa paligid. Nagtaka naman ako, Sir Kira. Kaya naman tinanong ko si lola. La, ano pong problema? Apo, pumasok muna tayo sa loob. Sagot ni lola. Ay, oo, lola. Pagsang-ayon ko naman. Nasaan ang nanay mo? Tanong pa niya. Ah, nasa loob po, lola. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay tinawag ko na si mama, na noon ay nasa kusina at nagluluto. Sinabi ko sa kanya na nandito si lola at puntahan niya muna at ako muna sa kusina dahil nagluluto ito ng tanghalian namin. Habang ipinagpapatuloy ko ang niluluto ni mama, ay narinig ko ang pag-uusap nila ni lola. Nawari mo'y nagtatalo. Ito ang narinig ko, Sir Kira. Len, saan mo ba nakuha itong Santo Niño na ito, ha? Tanong ni lola kay mama. Ah, binili ko yan, ma. Suroy kasi yan. Sagot naman ni mama. Hay nako, di ba sinabi ko na sa'yo na wag na wag kang bibili ng ribulto sa mga gumagala na nagbebenta dyan? Sabi ni lola. Bakit naman, ma? May nararamdaman akong kakaiba dyan sa ribulto na yan. Si mama naman, oh. Doon ka dapat bumili sa labas ng basilika at pabindisyonan mo. Hindi yung bumibili ka sa kahit na sino-sino. Palitan pa nilang dalawa. So fast forward po tayo, Sir Kira. Naluto na yung pagkain namin at sabay-sabay na kaming kumain kasama si lola. Habang kumakain kami, napansin ko si lola na panay ang sulyap doon sa direksyon kung saan naroon yung ribulto ng Santo Niño. Hindi ko nalang masyadong pinagtuunan ng pansin yon. Pero sa isip-isip ko, alam ko na nagsasabi siya ng totoo kay mama. May kakaiba nga sa ribultong iyon at yun ang hindi alam ni mama. Hapon na noon, nagpa siya nang umuwi si lola. Sinabihan naman ako ni mama na ihatid na si lola sa labas. Nakaagad ko rin namang sinunod. Habang papalabas na kami ng gate ni lola, ay bumulong siya sa akin. Apo, hindi pangkaraniwang ribulto iyon. May sa demonyo yon. Sabi niya sa akin. Paano niyo naman po nasabi la? Tanong ko naman. Alam mo ba, apo? Kaya ako nagpapalinga. Kaya ako nagpalinga-linga sa labas. Kasi may nararamdaman akong presensya. Presensya ng kadiliman na nagmumula sa bahay ninyo. Kaya nga hindi ako mapakali kanina, apo. Sagot naman ni lola. Hindi ako nakapagsalita noon sa sinabi niyang iyon. Apo, sunugin mo yon. Wasakin mo. Dahil habang nandyan yan, ay mababalot kayo ng kababalaghan. Inshallah, lola. Pero nag-aalala ko kung anong sasabihin ni mama. Ay nako, itong si Len talaga. Len po ang palayaw ng nanay ko, Sir Kira. At yan po ang naging usapan namin ni lola.
Pagkatapos noon ay pinasakay ko na si Lola sa habal-habal. Kabilin-bilin na niya, nagawan ko raw ng paraan para mawala ang ribulto na yon. Medyo naguguluhan at nag-aalala ko, Sir Kira. Baka kasi kapag winasak o anuman, ay baka isipin ni Mama na hindi ko ginagalang ang paniniwala niya. Nang makauwi na ako sa bahay, sinabi ko kay Mama na nakasakay na si Lola. Habang si Mama ay nasa banyo, umupo muna ako sa sala nang may biglang sumitsit sa akin. Nagpalingalinga ako. Binuksan ko pa ang pintuan para silipin kung sino yon, pero wala naman akong nakita. Umupo ulit ako noon sa sala habang hinihintay ko si Mama na lumabas sa banyo. Maya-maya, nakarinig ulit ako ng pagsitsit. Nang sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay napalingon ako sa ribulto ng Santo Niño. At doon ay nakita ko ang matalim na pagtitig niya sa akin. Para itong galit na galit sa akin, na wari mo'y gusto niya akong saktan. Hindi ako natatakot, Sir Kira. Pero noong magsalita siya, "Oo, Sir Kira, hindi ka nagkakamali ng binasa. Nagsalita po yung Santo Niño." At ang wika niya sa matalim na boses, "Ikaw, sambahin mo ko. Kung hindi ay paparusahan kita." Tumakbo ako papunta sa kwarto. Kinuha ko ang banal na aklat ng Quran at ihinagis ko iyon sa Santo Niño. Saktong-sakto naman noon ang paglabas ni Mama mula sa banyo. Tinanong ako ni Mama kung anong nangyayari. At nung sinabi ko kung anong nangyari, ay pinagalitan lamang ako. Kung ano-ano raw ang aking sinasabi. At ayun, Sir Kira, tumahimik na lamang ako at pumasok ulit sa silid ko. Nahawa na raw ako kina Lola at sa kapatid ko dahil kung ano-ano na daw ang nakikita ko. Isang gabi, tulog na ang lahat maliban sa akin. Nagbabasa lamang ako noon ng isang artikulo sa internet patungkol yon sa buhay ni Abu Bakar, ang unang pinunong Muslim pagkaraan ni Propeta Muhammad. Habang nasa kasarapan ako ng pagbabasa, napatingin ako sa oras. Alas 12 na yon ng hating gabi, kaya naman nagpasya na akong matulog na. Saktong-sakto naman na pagkahiga ko, ay narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kwarto nila Mama. Narinig ko pa ang boses ng aking ina na nagsasabing, "Mag-ingat ka mo ang kapatid ko. Baka matapakan niya ang aming alagang pusa." Walang ano-ano, Sir Kira. Nadinig ko ang pagsigaw ng kapatid ko. Nawari ba'y natatakot? Napabalikwas ako noon sa pagkakahiga. Nang tawagin ko ang kapatid ko at ang nanay namin, ay nagmamadali na kaming lumabas ng kwarto. At nang makalabas ako ng kwarto, ay napasigaw ang nanay ko ng, "Diyos ko!" Habang ako naman ay kinuha yung malaking tubo na nasa loob ng kwarto ko at dali-dali kong tinungo ang kinaroroonan nila kung nasaan sila. Ang ribulto ay yumuyugyug at tumatawa sa matinis na boses, habang ang itsura nito ay parang nag-anyo ng malademonyo. Hinampas-hampas ko ang ribulto at inutusan ko ang kapatid ko na kumuha ng malaking tela o kung anumang pwedeng maipambalot doon sa ribulto na yon. Nang maibalot ko na ng puting tela ang ribulto, ay parang nanlalaban pa ito. Nagpipilit siyang lumabas habang sinasabi ang mga katagang, "Sambahin niyo ako, kung hindi ay paparusahan ko kayo." Kasabay nun ay ang pagtawa niya. Pinakiusapan ko ang aking ina na kunin ang lighter at gaas, habang ako naman at ang kapatid ko ay hawak-hawak yung tela kung saan nakabalot yung ribulto na nagpupumiglas. Alam ko, Sir Kira, na tinamaan ko ito nung pinalo ko ito ng tubo at nabasag ang ulo niya pati na ang ilang piraso ng katawan. Subalit hindi ko alam bakit gumagalaw pa rin yun. Sinambit ko ang Ayatul Kursi o ang berso ng trono na nasa ikalawang chapter ng aming Quran. Bigla ay sumigaw ang ribulto
o ang kung anumang nilalang na nasa loob nito. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Tama na yan! Nang makuha na ni Mama ang gaas at lighter, ay kaagad niya iyong ibinuhos sa tela na pinagbabalutan ng rebulto. Saka ko ito dinala sa bakuran at agad na sinilaban gamit ang lighter. Habang tinutupok ng apoy ang rebulto na yon na nasa loob ng tela, ay nagsisisigaw ito na animoy boses ng isang sinasaktan. Nakakatakot ang boses nito, Sir Kira. At nung hindi pa ako makontento, ay kinuha ko pa ang bote ng gaas na hawak ni Mama. May natira pa kasing gaas doon. Kalahating bote pa yon. At agad ko iyong ibinuhos sa nagliliyab na rebulto. Sabay sabing, "Maasalam, Jin." Pagkatapos noon ay sinundan ko iyon ng katagang Allahu Akbar ng makailang beses. May isang kapitbahay kami na sumilip. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinagot naman ito ni Mama ng sinusunog namin yung demonyo. Nang ganap ng matupok ang rebulto, ay pinagpupukpok ulit yun ng tubo na parang hugis na lang ng rebulto ang naiwan. Naging payapa at maaliwalas na ang paligid namin. Dahil sa takot, ay sa kwarto na namin natulog sila Mama at ang kapatid ko. Doon sila sa kama ko at ako naman ay sa paanan nila. Kinabukasan, nagbalik ang lola namin sa bahay pagkatapos niyang magsimba. Araw ng Linggo kasi yon, Sir Kira. Nagtaka pa siya kasi bakit daw parang may nasusunog na tela doon sa bakuran namin. Sinabi naman ni Mama kay Lola na iyon daw ang tela na ginamit namin na ipinambalot sa Santo Niño na kinokontrol ng demonyo. Natuwa naman si Lola noon sa amin at kalaunan noon ay nagsipasok na kami sa bahay. Nagrosaryo silang mag-ina kasama ang kapatid ko doon sa sala. Habang ako naman ay nasa kwarto lang at nagbabasa ng Quran. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. At sana ay mabigyan niyo ng pagkakataon na maitampok ito sa inyong channel. Muli, ako po ay humihingi ng paumanhin kung may na-offend man ako sa story ko. Isinasalaysay ko lang po ang nangyari sa amin noong araw na yon. Wala po akong galit sa relihiyong Katolisismo. Malaki po ang respeto ko dito dahil ito po ang relihiyon ng aking pinakamamahal na ina, kapatid at ng pinakamamahal naming lola. Salamat, Sir Kira. Nawa ay pagkalooban ka ng Allah ng lakas sa iyong pang-araw-araw. Sumaati nawa ang kapayapaan.